Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ngayong araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagkareyna ng mahal na Birheng Maria. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala laban sa Diyos at laban sa ating kapwa. Sabay-sabay po nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong aming maging ina at reyna ang nagsilang sa iyong anak, ipagkaloob mong kaming lubos niyang idinadalangin ay makarating ng maluwalhati sa iyong paghahari sa iyong mga supling sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, dumating sa Ofra ang anghel ng Panginoon at naupo sa ilalim ng puno ng ensina ni Hoas na kabilang sa lipi ni Abiezer. Si Gideon na anak ni Hoas ay kasalukuyang gumigiit noon ng trigos sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-iik at baka siya makita ng mga Madyanita. Nilapitan siya ng anghel ng Panginoon at sinabi sa kanya, "Sumasa iyo ang Panginoon, matapang na bayani." Sumagot si Gideon, "Bakit ganito ang pamumuhay namin kung sumasa amin ang Panginoon? Bakit wala siyang ginagawang kababalaghan ngayon tulad noong ialis niya sa Ehipto ang aming mga ninuno ayon na rin sa kwento nila sa amin? Kami pinabayaan na ng Panginoon. Kung hindi ay bakit natitiis niya kaming pahirapan ng mga Madyanitang ito?" Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel." Sumagot si Gideon, "Paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming sambahayan ang pinakamaliit sa lipi ni Manases at ako naman ang pinakamahina sa amin." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Maililigtas mo ang Israel pagkatutulungan kita. Lulupigin mo ang mga Madyanitang ito na para ka lang pumatay ng isang tao." Sumagot si Gideon,
Kung ako, Panginoon, ay talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan ninyo ako ng palatandaan kayo nga ang naguutos sa akin. Huwag muna kayong umalis at hainan ko kayo ng pagkaing handog. Hihintayin kita, sagot ng Panginoon. Lumakad na nga si Gideon. Nagluto siya ng isang batang kambing at isang takal na harinang walang libardura. Pagkaluto, inalagay niya ito sa basket at naglagay ng sabaw sa isang palayok. Inihain niya ito sa anghel ng Panginoon sa ilalim ng punong ensina. Sinabi sa kanya ng anghel, ipatong mo sa malaking batong iyan ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, busan mo ng sabaw. Gayon nga ang ginawa ni Gideon. Ang pagkain ay sinaling ng anghel sa pamamagitan ng tungkod. Nagkaroon ng apoy at nasunog ang handog at biglang nawala ang anghel. Noon naniwala si Gideon na ang anghel nga ng Panginoon ang nakausap niya. Dahil dito, kinilabutan siya sa takot at nanginginig na nagsalita. Diyos ko, nakita ko na ang mukhaan ang anghel ng Panginoon. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag kang matakot, hindi ka maaano. At si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar na tinawag niyang ang Panginoon ay kapayapaan, Panginoon Salom. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang buo'y nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Ang buo'y nagsasalita, sa bayan niya'y papayapa. Aking narinig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang puo'y nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Ang pagtatapatan at pag-ibig ay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwira'y magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang magahari iyong pagtatapat, at ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Ang puo'y nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa'y bubungang mainam. Sa harapan niya, iyong magahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Ang puo'y nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na
ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sinumang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain alang-alang sa akin ay tatanggap na makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una ang magiging huli at maraming huli ang magiging una. Mahapatid ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Padre. Ito po ay isang mapagpalang araw para po dito sa parokya at National Shrine ng Santo Padre Pio. Una, sapagkat ngayong araw na ito ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagkareyna ng Mahal na Birheng Maria. At gayon din po, sa araw na ito ay ginaganap dito ang 2nd araw ng tinatawag po na Soltare Cup, kung saan ang mga pari mula sa lalawigan ng Cavite, Batangas, Laguna, Mindoro, Marinduque ay nagkakatipon po ngayon para po sa araw na ito ay ang recollection at pagbubukas po ng Soltare Cup o ng mga palaro para po sa mga pari. Kaya dito po sa side dito, yung ating Divine Mercy Sanctuary, nandyan ho ang ating mga pari mula sa iba't ibang dioceses sa nabanggit ko po na mga probinsya. Mga minamahal na mga kapatid, sa ating pagdiriwa ngayon ng pagkareyna ng Mahal na Birheng Maria, ito ay hindi pwedeng ihiwalay. Katulad ng puso ng Mahal na Birheng Maria ay hindi pwedeng ihiwalay sa puso ng ating Panginoong Hesukristo. Si Kristo ang hari ng sanlibutan at minarapat na si Maria ay reyna rin ng langit at lupa. Mga minamahal na mga kapatid, anong mensaheng ito na ibinibigay sa atin ng kapistahang ito ng pagkareyna ng Mahal na Birheng Maria? Simple lamang po na tayo ay ang pagkareyna ng Mahal na Birhen ay tayo'y nakikibahagi din sa pribilehiyong ito na ibinigay ng Diyos sa Kanya. Kung atin hong titingnan yung mga bansa na merong mga reyna, ano, hanggang ngayon, ang tawag natin mga monarkiya, kung saan merong pang mga reyna, ang nakakalapit ng mabilisan sa reyna, sa hari, ay ang mga reyna. At ito rin isang paalala sa atin, ang Mahal na Birhen ay reyna, kaya yung ating mga dasal, pinapadaan natin sa Mahal na Birheng Maria. Ibinubulong natin sa reyna para makaabot sa langit. Kaya isang magandang pagpapakita ito sa atin, meron tayong reyna, hindi lang basta reyna. Si Maria ay ina din natin. Kaya pwede pala nating sabihin, ang ina kong si Maria ay isang reyna. At ang reynang ito ay palaging nagdarasal, nananalangin para sa akin. Ang pagkareyna ng Mahal na Birheng Maria ay hindi isang bagay na ibinigay sa kanya upang siya ay maging proud sa kanyang sarili, kung hindi para lalong ipakita kung gaano ang kababaan ng loob ng Mahal na Birheng Maria. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, kung si Maria ang ating reyna, marapat din lamang na tayong mga sumusunod at nananiniwala sa ating Mahal na Birheng Maria, tayo rin ay maging mababa ang kalooban, lalo tigit sa pagsunod natin sa ating Panginoong Hesukristo. Nawa sa pagdiriwang na ito, maging halimbawa natin ang Mahal na Birheng Maria sa kanyang kababaan ng loob at sa kanyang kasunuran sa ating hari. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat ng mamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayong ginugunita si Mariyang Mahal na Birhen ay nakikiusap na saklolohan sana kami nang naghain ng kanyang kalinisinisang paghahandog ng sarili sa krus at ngayon nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may tapat, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kalian, langit lupa'y nagpupugad sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong na siyang nagmulat sa bulan, sa pinayay na palakan, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami
tubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salamit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakami sa patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin. Sana nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat inyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mahapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. So we can start our Aliya sa puso minuma. Hindi na po tayo magpulit mga jerseys. Ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamaliw. Inang sinta
inang hinihiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa haing nagbibigay buhay sa pagunita kay Mariyang Birheng Mahal, ay nakikiusap na humantong nawa sa pagsasalo sa piging kailanman sa piling mo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin ilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang kaintiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at Nesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ngayong araw, August 22, ay pansamantala munang walang misa sa alas 2 ng hapon bilang daan sa Sultari event na nagaganap ngayon dito sa Pambansang Dambana. Ikatlo, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio, sa 10 ng Setyembre ay magkakaroon po tayo ng full medical mission tulong sa mga walang kakayahang magpa-ospital para sa mga dental, opta, pedia, OB-GYN, ENT, ear, nose, and throat problem, mga operasyon sa sis o bukol at cleft lip o bingot sa Pambansang Dambana sa pakikipagtulungan ng UST Alumni Medical Society. Tanging 100 to 150 patients lamang po ang kayang operahan. Para sa mga interesado, magkakaroon ng patient screening sa darating na August 26 at September 2 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Makipag-ugnay lang po sa opisina para sa mga interesado. Ika-4, at sa darating naman po na 23 ng buwan ay araw ng pagpapagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ang mga healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis ay sa 9 ng umaga at sa 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 5 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa time-team na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.